narito po ang ilan sa mga paalala para maiwasan po natin ang choking sa mga sanggol at maliliit na bata. Una, maupo at samahan ng mga bata sa pagkain. Malaki ang tsansa na ma-choke ang mga bata kapag sila ay kumakain habang nakahiga, tumatakbo o kaya naman naglalaro. Ang kasanayan na umupo lamang habang kumakain ay makakapagligtas sa inyong anak mula sa choking. Mahalaga na nakikita natin dapat ang mga bata kung ano ang kanilang sinusubo at agad natin makita kung nahihirapan silang lumunok. Pangalawa, turuan ng bata na nguyain ng mabuti ang pagkain. Kung 1 to 3 years old pa lang po ang ating mga anak, karaniwang first time pa lang nila sa pagkain ng maraming klase. Turuan sila palagi to chew and swallow properly at kapag nasanay ang mga bata sa ganitong paraan, makakabawas din ito ng husto sa risk of choking. Pangatlo, hiwain ng maliit ang pagkain. Kung nasa phase po tayo na tinuturuan natin na kumain ng ating mga anak ng solid foods, dapat hiwain po ng maliliit ang mga pagkain. Kung maaari, katumbas ng isang green peas or isang butil ng mais. Tandaan po natin na maliit po ang esophagus ng mga sanggol, kaya mahalagang hiwain into small pieces ang anumang solid food na ipapakain natin sa kanila. Pangapat, i-mash or hiwain ng maliliit ang prutas at gulay, at karamihan sa atin ay sinasanay ang mga sanggol na kumain ng gulay at prutas. Kaya iwasang magbigay ng whole pieces sa sanggol dahil baka isubo nila ito. Ang mga prutas gaya ng grapes at pumpkin slices ay maaaring maisubo ng sanggol at malunok kung hindi natin mababantayan. Malaki ang tsansa na mag-cause ito ng choking, kaya siguraduhin i-chop ang mga ito bago ibigay sa sanggol o kaya naman ay i-mash o durugin ng husto. Panglima, huwag iiwanan ng sanggol na dumidede sa bote hanggat di nauubos ang gatas. Tapos, kapag tapos na ay alisin ang bote sa bibig, lalo na kung may natira pang laman ito. Maaari na mapunta kasi yung gatas sa airway ng sanggol at magdulot ito ng choking. Ayun. Ika-anim naman, keep small things out of children's reach. Marami kasing items sa ating bahay ang madaling magdulot ng choking sa mga sanggol. Halimbawa nito, yung mga hair clips, mga bariya, maliliit na laruan, candy, at iba't iba pang maliliit na bagay na nagkalat sa ating tahanan. Siguraduhin na ang kinalulugaran ng sanggol ay wala ng mga ito. Iwasan din lalong-lalo na ang mga button batteries dahil kapag nalunok ito ng sanggol ay maaaring magdulot ito ng burns sa airway. Pampito, always keep children in your line of sight. Alam po namin na karamihan ng mga nag-aalaga sa bata ay very busy sa iba't ibang gawain ng bahay. Madaling ma-distract at mag-look away, lalo na pag alam naman natin na naglalaro lang ang bata. Pero, ang mga choking incidents ay madalas nangyayari ng mabilis at hindi inaasahan. Kaya, mahalagang anuman ang ating ginagawa ay nakikita natin or nasa line of sight natin ang isang bata. Tandaan po ang mga tips na ito para ma-prevent natin ang choking sa mga babies at toddlers. Paano malalaman kung nag-choke ang isang sanggol? Kung tinuturuan pa lang natin kumain ng solid foods ang isang baby, may mga tiempo na sila ay parang nagsusuka or naggagag. Ito ay dahil first time nilang malasahan or di pa sila sanay sa kanilang kinakain. Sa tiempong ito, pwedeng namumula ang mukha ng bata,
parang nagluluha ang mata, at maaari pang maubo at isuka ang kanilang kinakain. Tandaan na iba ito sa choking. Kapag nag-choke ang isang infant, may nakaharang sa kanilang airway o esophagus. Ang isang sanggol ay distress at kailangan ng agarang tulong. Maaaring pinipilit nilang umubo pero hindi nila magawa. Maaari rin na may wheezing sound kang maririnig o kakaibang tunog sa kanilang paghinga. May mga tiyempo rin, lalo na kung di makahinga, ang sanggol ay halos nagkukulay asul na ang mga labi at daliri dahil sa kakulangan ng oxygen. Tandaan na dapat mabilis ang ating pagkilos kung nag-choke ang isang sanggol. Ano po ang gagawin kapag na-observe natin yung baby at talagang nasa complete obstruction stage na yung baby? Dapat po mabilis tayo sa pagkilos kasi po mas mabilis mag-deteriorate ang kondisyon ng mga sanggol kumpara sa adult. Kung may kasama po kayo, magpatawag agad ng tulong. Kung nag-iisa naman po kayo, huwag iiwan ng sanggol at maaaring gumamit ng cellphone para tumawag ng tulong. Pero ilagay ito sa speaker mode para maisagawa nyo agad ang first aid sa sanggol. And ito po ang gagawin natin. Una po, umupo po tayo. Pagkatapos po ay idapa natin ang baby. Ilagay po natin siya sa pagdapa sa ating forearm. At dapat po nakasupport po tayo sa ulo ng baby para hindi po siya dumulas or mahulog. And then, magbibigay po tayo ng 5 back blows. Using the heel of our palm, in between po ng shoulder blade ng baby, magbibigay po tayo ng 5 back blows. After po natin magbigay ng 5 back blows, ititilt naman natin yung pasyente on the other side ng ating forearm. Then, ang gagawin naman po natin ay ilolocate po natin yung center of the chest ng sanggol. Doon po ito banda sa tinatawag na nipple line. Kaya naman po, sa gitna po ng nipple line, babalang po tayo ng konti and using 2 fingers, magbibigay na po tayo ng 5 chest thrust. Ganun po. So, didiin na natin ng 5 pagdiin sa dibdib ng baby. Ayun po. So, remember po, magbibigay tayo ng 5 back blows and 5 chest thrust sa baby. Uulit-ulitin lang po natin ito until such time na makahinga ng maayos po ang ating baby. Paano natin masasabi o paano naman po natin malalaman na siya ay humihinga na ng maayos? Isa po na ma-observe natin ay tiyak na iiyak ng malakas ang baby kapag natanggal na po natin ang obstruction. So, sa 2 instansya po na ito, dito lang po natin ititigil ang back blows at chest thrust. Ano po? Una, ito po ay kapag nakakahinga na ang sanggol or pangalawa, kapag nawalan po siya ng malay. Kapag po naman nawalan ng malay ang sanggol, ano po ang dapat nating gawin? So, ganito po. Una, ihiga po natin ang baby. Ihiga po natin siya sa flat and firm na surface. Ibig sabihin po, sa matigas po dapat. Hindi natin siya pwedeng ihiga sa kama. So, immediately, we will begin giving 30 chest compressions or 30 na pagdiin po sa dibdib ng baby. Again, ang pang chest compression po natin ay ang ating 2 fingers din po. After 30 chest compressions, buksan natin ang bibig ng baby ng marahan. Pwede po natin lagyan ng sapin
sa shoulder blade para naturally magti-tilt po ng kusa ang leeg ng baby kasi po mabigat na po yung ulo ng baby. Kaya ang gagawin na lang po natin ay aalalayan lang po natin yung movement ng ulo at after po nun ay magbibigay tayo ng ventilation or ng hangin. Ano po? Kung hindi po natin anak ang sanggol, lalo na if we are in the middle of the pandemic, pwede lang po natin ulitin ang 30 chest compressions hanggang magkamalay po ang sanggol or dumating ang emergency medical services. Lumalabas sa mga pag-aaral na mas madalas ma-choke ang mga sanggol kaysa sa mga matatanda dahil hirap pa silang lumunok at minsan ay nagsusubo sila ng iba't ibang mga bagay. Kapag na-choke ang isang sanggol, mabilis silang ma-distress. Kaya dapat ay alam natin ang gagawin upang ma-clear ang obstruction sa kanilang lalamunan. Narito ang inyong maaaring gawin kung na-choke ang isang sanggol. Kung may kasama, magpatawag ng emergency medical services gaya ng 911 UNTV. Subalit kung nag-iisa, unahin muna ang pagbibigay ng first aid bago tumawag. Iposisyon ang sanggol nang nakadapa sa iyong braso. Dapat ay mas mababa ng kaunti ang ulo kaysa sa katawan. Suportahan ng isang kamay ang leeg at ulo nito. Gamit ang pinakailalim o heel ng iyong palad, bigyan siya ng 5 back blows. Itihaya ang sanggol sa braso at gawin ang 5 chest thrust gamit ang 2 o 3 daliri. Lamang ang kombinasyon ng 5 back blows at 5 chest thrust hanggang sa lumabas ang nakabara sa lalamunan o di kaya naman ay mawalan ng malay ang bata. Kapag nawalan ng malay, ilagay ang bata sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Isagawa ang 30 chest compressions. Tingnan ang bibig ng sanggol kung mayroong lumabas. Kung mayroon, ay kunin ito sa pamamagitan ng hinliliit na daliri o yung tinatawag na finger sweep. Ulitin ang pagkakasunod-sunod hanggang sa lumabas ang bara, magkamalay, o dumating ang tinawagang emergency medical services. Tandaan, ito ang mga dapat gawin sa isang sanggol na na-choke o nabilaukan. Una, tumawag ng emergency medical services. Ikalawa, iposisyon ng bata at bigyan siya ng 5 back blows at 5 chest thrust. Ikatlo, kung nawala ng malay, ilagay ang bata sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Ikaapat, gawin ang 30 chest compressions. Tanggalin kung may lumabas na bara at ulitin ang mga steps na ito hanggang sa matanggal ang bara o dumating ang ambulansya. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.